Ako po si Joanne, 26 years old, HRM grad. Nagtayo ako ng sariling food business. 3 years ago, nakilala ko si Philip. 23 lang ako noon pero 18 lang si Philip at that time. Nursing student siya noon at ako naman ay nagtatrabaho na. Sinuportahan ko si Philip kasi hindi na raw siya kayang pag-aralin ng magulang niya. Masaya at matatag ang relasyon namin. At dumating ang panahong gumraduate siya. At sobrang proud ako sa kanya. Kasi nagkaroon siya agad ng job offer sa Dubai. Umalis siya ng bansa para magtrabaho. Noong una, nakakalungkot dahil mahirap pala ang malayo sa mahal mo. Hanggang sa dumating ang time na minsan lang kami mag-usap. Pareho kasi kami busy noon. May mga nagsasabi rin sa akin na meron daw siyang ibang babae si Philip sa Dubai. Malaki ang tiwala ko kay Philip, kaya hindi ko pinansin ang mga sabi-sabi. Pero di nagtagal, inamin niya sa akin na may kinakasama na siyang ibang babae. Kapwa niya nurse, si Nicole. Yun ang dahilan kung bakit nag-break kami. Sobrang sakit ng ginawa niya. At feeling ko, ginamit niya lang ako. Last year, nabalitaan ko na isa siya sa napauwi. Naiwan sa Dubai yung Nicole. Nag-chat si Philip sa akin at kinumusta ko. Hiningi niya ang number ko at halos araw-araw, panay ang text niya sa akin ng mga quotes. Naikwento ko sa kanya na lumakas ang food business ko dahil sa online delivery. Gusto niya raw akong bisitahin. At nagulat ako kasi panay ang pagpapadala niya sa akin ng paborito kong milk tea. Tinanong niya ako kung pwede ba akong ligawan ulit. Aaminin ko, kinilig talaga ako. Namimiss ko ang mga bonding namin. At parang mahal ko na siya ulit. Papatawarin ko ba siya at tatanggapin muli? Ano po ba ang maipapayo niyo? Help naman please! Sino ba naman kami para husgahan ang damdamin mo? Sundin mo lang ang nasa puso mo at huwag mong kalimutang humingi ng guidance kay Lord para bigyan kanya ng guide kung patatawarin mo ba siya o hindi na. Gamitin mo po ang utak mo, huwag ang puso. Dahil ang puso, traitor po ang ating mga puso. Hanggang dito na lamang, in time ng Agusan del Sur.